Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinampan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamot, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa katangalian tapat na ito, kasamang inaalaala ng buong Santa Iglesia, si Santa Clara, dalaga, mongha, na sa kanyang karukhaan, kababaang loob, kasunuran sa Diyos, at paglilingkod, ay nakita niya ang tunay na kayamanan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa lahat ng mga daladala natin sa shrine na ito, sa ating buhay, sa ating pamilya, mga mahal sa buhay. At upang maging marapat tayo sa banal na misang ito, magpakababa muna tayo at alalahanin ang mga nagawa nating pagkukulang sa Diyos, sa ating kapwa, at humingi tayo ng tawad. Sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Para sa lahat ng may birthday ngayong araw, ngayong buwan, sa mga may sakit, sa mga OFWs, sa mga mahal natin sa buhay, malayo sa ating piling, sa kapayapaan sa buong mundo, kaligtasan ng lahat na nagbibiyahe sa mga kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya
sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway, tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw o Diyos ang nanguna, sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusik sa gawang paspas ng bait, pagkat may kakunting langit. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino man na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama,
at kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta ninyo dito sa National Shrine ng St. Padre Pio. Gusto kong i-share sa inyo yung sabi nung isang magulang na aking kaibigan at kakilala. Minsan siya'y kausap ko at kami ay nagkakamustahan. Alam mo, Father, sabi niya, itong pamilya ko, sila ang kayamanan ko sa buhay. Ang asawa ko, mga anak ko, magulang, mga kapatid. Makita ko silang masaya, maayos, at mapagtapos ko yung mga anak ko sa pag-aaral at lumaki silang mabubuting Kristiyano, sobrang saya ko na pads, sabi niya, kahit magsakripisyo ako. O mga anak na nandiyan dyan at nakikinig ngayon, pahalagahan ninyo yan ha. At shout out sa inyo mga magulang, mga nagtataguyod para sa pamilya. Salamat po at God bless you more. Minsan ho, alam nyo, kapag may nagpapa-bless sa akin, sinasabi ko, God bless you. Yumaman na sana kayo. Yumaman pa sana kayo. Yun ang sinasabi ko. Pero sa isip ko po, sa dasal ko, at wish ko, hindi lang ang tinutukoy ko doon ay kayamanang material na ibigay yun sa inyo ng Diyos. Higit pa doon na payamanin pa niya kayo not only materially but spiritually. Mga kapatid. Amen? Hindi lang kayaman ng material, kundi mga pagpapala na kailangan ninyo sa buhay at sa araw-araw para mas maging mabuti pa kayong tao at Kristiyano. Para lagi nating makita at masunod ang kalooban ng Diyos. Yung bagang kahit tayo nagpapasa ng krus, minsan nahihirapan, pero alam natin, may pinag-aalayan tayo at ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Sa araw-araw, nag-aalay tayo kay Kristo. Sabi ng ating mabuting balita, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, limutin ang kanyang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At dun sa second paragraph, itinuloy pa niya, that whoever loses his life for Christ will gain it. Tanong, masaya ba kayo ngayon dahil meron kayong mga material na bagay? Siyempre. Well, mas maging masaya sana kayo mga kapatid dahil buo ang pamilya ninyo at ang pananampalataya ninyo sa Diyos. Bless ka kahit hindi ka nakakaipon kasi meron kang dinudugtungan ang buhay, pinapagamot, pinapaaral, inaalalayan na makapag-aral, makapagpagamot at meron kang pinalalakas ang loob, inaalalayan sa buhay mo ngayon. May nakapagpapatuloy ang buhay dahil sa iyo. God bless you more.
dahil instrumento ka pa ng Diyos para sa kapwa mo. I hope hindi lamang tayo mayroong mga material na mga bagay. But more than those things, mayaman ka rin nawa tayo sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa pagbabahagi ng kabutihang loob na meron ka. Nakita ito ni Santa Clara. Nakita ito ni San Francisco at ng marami pang mga banal sa langit na mahigit pang kayamanan at mas mahalaga sa mga material at mga bagay dito sa mundo. Now let me make it clear, ha? Hindi ko po sinasabi na masama ang pera. Hindi masama yumaman. Gusto ko nga yumaman kayong lahat. Abigyan ninyo ako, ha? At yung iba. Kaya nga kayo nagsisikap, eh. Kaya kayo nagtatrabaho. Pero ito, kapag pinagpalit mo na ang mga bagay na yan, ang pera at kayamanan sa Diyos mo, wala ka ng panahon sa Kanya, wala ka ng panahon sa pamilya, and worse, naging sakim ka pa at ang sama-sama na ng ugali mo, naalipin ka na ng kayamanan sa mundo, yun ang nakakalungkot. Mga kapatid, yun ang ayaw ng Diyos. Kaya mga kapatid, gamitin mo yung blessings ni Lord para dumami yung kayamanan mo dito at doon. Amen? Gamitin mo at pararamihin pa ng Diyos yan. Yan ang mga kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang salapi. Kaya kapag tayo'y naglilibing, kapag kayo pupunta sa burol, nakikipaglamay, it is a humble reminder that life is short. Na tayo lahat mamamatay. Iiwanan natin lahat dito sa mundo. Meron ba kayong nakita na nilibing na kasama ang mga titulo ng lupa at mga pera sa bangko? Wala, di ba? Mga kapatid, it is a humble reminder. Life is too short. So that while we are still alive and kicking, make the most of your time. Make the most of your life. Here, in this world, love. Say it, love. Say it, love. Forgive. Do good. Speak kind words. Share your blessings. Value relationships. And thank you, Lord, kasi buhay ka pa. Buhay pa tayo. Naway marami pa tayong magawang kabutihan sa mundong ito. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Clare, Saint Padre Pio, pray for us. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Mga anak, manalangin tayo upang ang mga alay nating ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Clara ay ginugunita, kalakip ang taimtim niyang pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalan na iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at umantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan
ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, si Gilbert, ang aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng mahal na San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng lahat ng mga apostol at mga banal, si Santa Clara, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin. Nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuri kailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. God bless you more. God bless you always. Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Kristo, ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at mapalad tayo na muling tatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Thank you.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pagkikinabang, matutulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mamubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Ikatlo, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego o clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, magkakaroon po ng National ID registration dito sa pambansang Dambana sa Linggo, 13 ng Agosto, ganap ni 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Magipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Buhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, pang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginaong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayong lahat, kaawaan at pagpalain ng napakabuti nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo. Laging mahalin ang Diyos at paglingkuran siya sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag kanyang pagaling at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.